si Sarah Labati at, okay, oh Sarah, half Moroccan, no? Tsaka half Filipina, pero lumaki ka Switzerland. So, anong na-point sa'yo mong kaibahan, no? Nang, na, nabanggit ba ng daddy mo sa, na, ikukumpara yung Morocco dito sa, may magkakaiba ba na nakita siya? It's very different. Unang-una sa culture, sa religion. My dad's Muslim, my mom's used to be a Catholic Christian kami. So, maraming kinaibang Pilipinas sa Morocco. Pero, kumbaga sa tao, pareho silang hospitable, very warm and loving and fun to be with. Yung mga typical Pinoys, parang marami kang makikitang ganun sa Morocco. Okay, na-miss mo ba yung buhay niyo sa Geneva? May bahay kayo doon, di ba? Apo. Oh. There, merong mga times na nakakamiss, but syempre, mas, yung puso ko mas nandito sa Pilipinas. So, sa Switzerland, anong pinaka-miss mo rin doon? Cheese. Cheese? Ah, oo nga pala, no? Cheese. Bakit wala ba rito ang ano? Dito? Ano dito, syempre speciality ng Switzerland, ang cheese, ang creamy na... Pero okay na yun, naki-heart na yun eh. Okay. Meron naman tayo language game dito sa Tonight with Arnold Glabio. Balita namin, marunong kang magsalita ng French. May mga Filipino sentences kami na pwede pa translate ha, kasi may mga nakakausap din kami ha. Okay, game, ito. Translate mo raw sa French itong ano. Masarap akong magluto ng adobo. Je cuisine très bien le adobo. Ulitin mo nga. Ano nun? No? Je cuisine très bien le adobo. Adobo? Masarap akong magluto ng adobo. Para malinaw lang ako. Okay, eto naman. Pero nagluluto ka ba? Medyo. Yung adobo, kabisado. Paborito niya yun? Chicken curry ang... Yun ang paborito niya? Ikaw ah? Hindi, lutuin mo. Chicken curry. Chicken curry. Ito, hindi ako mahirap mahalin. je suis... on peut m'aimer facilement. Ah, meme. Meme na. Meme na, tulog na. Madali akong suyuin kapag nagagalit. Bakit parang nakaka-relate ako sa mga... Ikaw ba yun? Hindi ba halata? Okay. Madali akong suyuin kapag nagagalit. Quand je suis fâché, c'est facile de me parler et de pourquoi je suis fâché. Medyo complicated kasi yung line na yun. So, it's a bit long in French. So, hanggang ngayon ba, ano, saan ka natuto ng French? Sa Switzerland po, kung saan ako pinanganak. May class ng ano? Lumaki. First language ko yan, French. Ah, okay. Ngayon, binibigas mo ngayon Filipino. Mm-hmm. Masarap din siyang banggitin yung of course. Filipino. Kahit nalaki ako ng Switzerland, sa bahay pa rin, Tagalog, French, and English. Mm. So, Frangalog ang tawag namin. Ano na? Frangalog. Frangalog. Oh, masarap na breakfast yan, no? Masarap na breakfast yan, Frangalog. Okay. French, English, Tagalog. Italian, marunong ka rin? No, Swiss, German. German? Yes, Swiss, German, and konting Arabic. Ikaw ang tinitibok ng puso ko. Paki-translate. That's hard. Ano na lang, my name is Sarah. Basics lang. Sige, anong Swiss German ng my name is Sarah? Mein Name ist Sarah Labati or Ich bin Sarah Labati. Oh. It's been? Ich bin. Parang dumudura. Ich bin Arnold Glabio Slayton. Exactly, ganyan. Ganyan. Sorry. Ich bin Arnold Glabio. Yan. Ito na yung pinakaabangan natin, mga kapuso. Okay lang pag-usapan natin. Parang kinakabahan ako. Ano kapuso ka kasi, so pag-usapan natin ang puso mo. Sige. Nagsimula ang lahat sa makapiling kang muli. Si Richard Gutierrez. Kamusta na kayo ngayon? Okay. Balita o galing kayong abroad. Mm-hmm. Saan kayo nagpunta? Switzerland and France. We actually planned na rin our trip together. So we're lucky na nagkaroon kami ng gantong time. We went to Paris and Geneva. Mm-hmm. I went there also to visit my dad. Okay. At nabasa mo yung mga Instagram, di ba? Na parang ang saya-saya niya na magkasama kayo at sa isa't isa. I saw them. So anong reaction mo na ganun kasaya si Richard with you habang nandiyan kayo sa France? Ayan.
Of course, may ganun. I'm very happy na nagkasama kami, na we got to explore some places na hindi ko pa napuntahan. Kumain siyang bagoong eh, kaya sabi niya. And yun, na nagkaroon kami ng time for to bond. Okay. So anong tawag sa relationship mo ngayon, Sarah? Hot seat pala to. Mainit ba? Palit tayo. Ito, medyo okay naman dito. Okay. I think sinabi na rin naman niya and... Ano sabi niya? Hindi ako, sorry, minsan hindi ako... Updated. Oo. Mag-Instagram ka na kasi. Oy, baka magulat ka. Okay, ano sabi niya dun sa Instagram? Well, hindi naman na siguro... Ano bang word na yun sa Tagalog? Hindi na namin tinatago yung relationship namin. O yun, kung ano yung nakikita nyo. Yun na yun. At I'm happy for you. Tsaka kay Richard din. Thank you. Halma. Halma. Narinig mo na yun, Halma? Familiar. Ang Halma? Oo. Ako pag bumibili ako ng mga gamit at hindi ako makatawad, Halma naman yun. Diba? Pero ikaw, pag narinig mo yung Halma... na kukumpleto yung araw mo? Yeah. Ikaw ah. Bakit? Away mo ako? Hindi. Ang Halma po ang tawag sa iyo ni Richard. Mm-hmm. Di ba? At yun ay kabaligtaran ng amhal. De, kabaligtaran po ang Halma ng mahal. Mm-hmm. Nakakilig, no? Hindi French yun, ha? Hindi Halma, eh, di ba? Yeah. Ano tawag mo naman kay Richard? Chardry. Chardry? Hindi, ano tawag mo kay Richard? Hindi. Sarah, ano tawag mo? Halma. Halma din. Oh. As yun ang terms of... Ang corny namin, no? Hindi, ako okay yun. Okay yun. Ako nga, may tinawag ako Gory. Bakit Gory? Kabaligtaran ng irog. Mas malalim yun. Irog? Oh, Gory. Kanya-kanyang ano kanya-kanya lang, no? Kanya-kanya lang yan. At ang sabi ni Richard sa isang interview... Gusto malaman ang sabi niya sa isang interview? Kwento mo nga sa akin. Okay. Sabi niya kasi sobrang compatible daw kayo. Mag-bihis ka na. Sobra daw. Pareho kayo ng hilig at pareho din kayong parang sporty ba? So ano yung mga activities na sinubukan yung dalawa na pareho together? Pareho kaming mahilig sa Muay Thai. Mahilig kami manood ng UFC, Jiu-Jitsu. Ah, okay. So yun, yung common sports namin. Siya naman triathlon. Na medyo naiinganyo na rin akong mag-try. And ano pa ba? I swim, he does too. Yun yung mga bagay na pareho kami. He's adventurous and I like adventure too. Okay. Noong October 9, happy birthday, ha? Thank you. Ano regalo ni Richard sa'yo? Siyempre, birthday mo. Birthday ng Halma ko eh. Anong regalo? Yung ano? Medyo Halma rin yan, no? Yung trip to Switzerland. Good. Because dapat hindi naman matutuloy yon because of my schedule, because of his schedule, pero gumawa siya ng paraan and yun. Alam, nakikita ko sa'yo. Ang sarap magmahal, no? Yes. Diba? Ikaw ah. Magbabalik po ang tonight with Arnold Glavio.